Ng DWPL. Hello, this is Cluny Uy. I would like to invite you to the Midnight Magic Carpet Ride. Tuwing linggo po siya ng gabi, nagsisimula alas 9 hanggang alas 10 over DWBL 1242 kHz. Wala po tayong pag-uusapan dito kung hindi magagandang balita tungkol sa buhay. Yes! Good evening, Philippines. A wonderful evening to all of you. And welcome now to the Midnight Magic Carpet Ride Show! Ito po si Cluny Uy na makakasama nyo na... We have a good news for you. Makakasama nyo na po si Cluny Uy twice a week. Simula po sa Sabado, magkakaroon na po tayo ng programa ng The Midnight Magic Carpet Ride Show. Mag-start po ng 10:30 to 11:30 ng gabi. Okay? Sa Sabado. And of course, pag Sunday, ganun pa rin po. Tuwing alas 9 hanggang alas 10 ng gabi, magkakasama pa rin po tayo, no? Sa himpilang DWBL 1242 kHz on your AM band. And of course, kung gusto niyo pong mapakinggan ng malinaw na malinaw ang ating programa sa internet, pupunta lang po tayo sa www.dwbl1242.bravesites.com. Sino-sino po ba nakikinig sa The Midnight Magic Carpet Ride Show? Ang mga suki po natin sa Midnight Magic Carpet Ride Show, number one, people who needs inspiration in life. Yung mga sawang-sawa na sa mga masasamang balita na kanila pong nadidinig, napapanood at nababasa. People who wants to be healthy emotionally. Since stress is the number one cause of major ailments such as cancers, hypertension, diabetes, and other related diseases. No? And people who wants to be productive financially. Kaya usually po, ang mga nakikinig po sa atin dito, yung may mga sidelines po ng mga negosyo, be it malalaki or maliliit. People who wants to have harmonious relationship, at least within the circle. And of course, ang Midnight Magic Carpet Ride Show po is almost an extension of the Midnight Connection na sinimulan po namin ni Sir Johnny Midnight. Kaya po, winawarningan ko po kayo. Ito po, warning po, ha? The Midnight Magic Carpet Ride Show is a habit-forming program. Kung ayaw nyo pong matali sa pakikinig sa amin sa The Midnight Magic Carpet Ride Show, binabalaan ko po kayo. Hanggang ngayon, pwede nyo po na lumipat po kayo ng himpilan, patayin nyo na yung internet nyo, patayin nyo na yung radyo nyo, huwag na kayo makinig dahil siguradong-sigurado po, 1,000%, maa-addict po kayong makinig sa The Midnight
Magic Carpet Ride Show. Year 2011 po, nag-start po tayo mag-engganyo ng ating po mga kababayan, no? Na magkaroon ng mga kanilang negosyo. Kumbaga, doon po tayo nag-start, doon po sa dating himpilan, nung kasama po natin si Sir Johnny Midnight. Ini-encourage mo natin, ini-engganyo na po natin ang ating pong mga kababayan na mga Pinoy na magsimula ng kani-kanilang mga negosyo, be it part-time or full-time. Tinawag po natin itong the dream business. Ito pong dream business na to, marami po nagtatanong, bakit dream business ang tawag mo sa negosyong yan, Cluny? Kasi po, itong negosyong ito ay pwedeng gawin ng kahit sino. Pwedeng pong simulan ng ating mga kababayan kahit sino at kahit saan. Ang dream business po ay isang negosyong pagiging distributor ng over 35 product lines na ginagamit natin pang araw-araw na hindi po natin kailangan ng tindahan. Yes, hindi po natin kailangan ng tindahan. Hindi po natin kailangan ng empleyado. Hindi po natin kailangan ng warehouse. Hindi po natin kailangan ng opisina, no? Isa pang maganda, hindi po natin kailangan ng business permit. Okay, wala po, maiiwasan na po yung mga business taxes na napakamahal. Kaya nga, ang tawag po rito ay the dream business. Kaya po natin tinawag doon dream business kasi po, pangarap na negosyo ng mga negosyante. Lalo na katulad ko po, di ba? I was a traditional businessman before. Pag sinabi pong traditional businessman, yan po yung namuhunan po tayo na malaki. Meron po tayong tindahan, 3 po tindahan natin sa mga malls pa. Which is akala po natin, yun po ang magpapa-asenso sa atin, yung mga ganong negosyo. Marami, pero hindi pala, no? Kasi nga po, if you will compete with the giants, makikipag-compete po tayo sa mga giants, kung ang pupuhunanin po natin is 500,000, 1 million, tsak po, kakainin lang po yan ng renta, ng mga taxes, ng pambayad po sa mga atin pong mga empleyado, no, sa mga staff. Kaya na-invento po o na-discover po natin itong dream business. Napakarami na po ang mga nagbago ng buhay dito at umasenso, really umasenso sa negosyong ito. For the past 4 years, marami na po tayong naging guest. Marami na po tayong naging guest dito. At kagaya po ng mga na-interview na po natin, isa pong dating empleyado ng Globe. Siya po ay ilang years po sa doon, nagtatrabaho, no? As empleyado. In-interview na po natin yan, si Sir Teo Encalyado. At doon po yung sinasabi niyang, ilang years akong empleyado ng Globe at ang sweldo ko po ay nasa 35,000 to 40, pero nigulong ng bisikleta, hindi ako makabili. Nung ginawa niya pong itong dream business na to, yung success niya, sobra-sobra po, grabe talaga, no? At in-interview rin po natin siya ulit dati, no? For the second time, kasi po siya yung first Filipino na nakabili ng F-type Jaguar, which is, kung sa pangkaraniwang sweldo lang po as being employee, baka hindi raw niya po makuha yun. In-interview rin po natin si dating PLDT employee, no? CPA din po siya na nag-resign po, binitawan niya po at ginawa itong negosyong ito. Of course, in-interview rin po natin si yung dating kasambahay. Dating janitor. Ayan, marami po. All walks of life. May mga professionals, meron mo non-professionals. Sa negosyong ito po, wala pong pinipili. Basta tuloy-tuloy lang po pag-aaralan, nagiging successful po talaga sila. Kumbaga, ano po ba pinagkaiba nitong negosyong ito? At bakit
parang too good to be true? Yan ang mga tanong, eh, no? Yan po ang mga tanong. Sa magandang gabi pong ito, atin pong inimbita at makakasama natin ngayon, again, ha? Dati po siyang empleyado sa gobyerno. Okay? And he is also a professional. He is a certified public accountant by profession. So, professional po siya, no? Kumbaga, hindi basta-basta. Inimbitahan po natin siya kasi po, ngayong gabing to is very, very special night. And this is, again, a special edition of the Midnight Magic Carpet Ride Show. Bakit? Kagabi lang po, kami po ay umattend ng isang recognition night. Kasi yung tao pong i-interviewin po natin ngayon, he's been doing this business for, mamaya tatanong natin, mas maganda kung siya sasagot. And kagabi po, na-awardan po siya ng isang isang plaque dahilan po for ilang years po doing this business, ang kinita niya po ay more than 6 million pesos. At least yun, ha? At least. So, mas maganda po kung siya po ang atin po, pakinggan po natin. Marami po akong itatanong ngayong gabi. Okay? So, again, mga fans po sa loob ng studio, let us welcome our guest for tonight, my mentor and my co-producer. Naka naman. Palakpakan po natin si Mr. Alvin Paceno. Yay! Wow, raming tao. Nagkakagulo. Yes. Yes, sir. Magandang gabi po, Sir Cluny. Yes. And sa lahat ng tagapakinig po ng Midnight Magic Carpet Ride Show. Sir Alvin. Yes, sir. Congratulations, ha. Gusto ko muna po i-congratulation kayo dahilan po sa kagabi. Ang kulay mo ay napaka-asul. Asul na asul, pero yung asul po na hindi po, sabi nga nila, ano ba yung kanta, yung blue, the world is blue. Usually, ina-associate po ang blue sa pagiging malungkot. Pero kagabi yung pagka-blue mo, talagang masayang-masaya. Ayan, so congratulations po Sir Alvin for receiving the award, ang tawag po dun sa company po namin, dun sa negosyo po namin yon, the President Circle Award. Pag sinabi pong President Circle Award, umabot na po siya more than 6 million pesos doing the dream business. Ito pong negosyong ito. So, Sir Alvin, paano mo ba nalaman itong negosyong ito? Well, nakita ko siya kasi yung friend ko na dati pong na-interview ninyo dito, si Sir Teo Incaliado. Yes. Happens to be my classmate doon nung college days. And then, nagkita kami dito sa Manila after 6 years nung pag-graduate namin. And nakita ko na talagang umasenso sa buhay yung tao na to. Mm-hmm. And ang nakakatuwa doon, kasi hindi naman ho ito naging CPA na kagaya po natin. Mm-hmm. Eh, di ba normally ang thinking ng mga tao, pagka professional ka, nandun na yung success, susunod na eh. Stable na, okay. Maganda na yung kita. Mm-hmm. However, doon sa aming dalawa kasi, parang nagkabaliktad. Okay. Parang kung ako yung professional, pero itong tao na hindi naman professional, nakita ko na mas asensado sa akin. So that's why, para ako na-intriga ba? Mm-hmm. No, so nandun yung curiosity. So tinanong ko siya, ano ba yung ginagawa mo, Sir Teo? Mm-hmm. And yun, that's the time. Anong year yan, sir? Anong year yun? This was 2010, October of 2010. October 2010. Nag-meet po kayo? Yes. Nakita nyo? Yeah, talagang hinanap ko siya kasi nabalitaan ko na bagong bili yung kanyang, yung dream car ko that time. Bagong bili niya. Ano ba dream car nyo that time, sir? Fortuner, Toyota Fortuner. Okay. During that time kasi, 6 years na akong government employee, mm-hmm. And hindi ko kayang bumili ng Toyota Fortuner na brand new. Okay. So talaga nagulat ako. And since he's a very good friend, hinanap ko siya. Nagkita kami dito sa SM North EDSA. Mm-hmm.
And that's the time na na-introduce ako dito sa dream business po. Ayan. So nung nakita niyo yung dream business, sir, paano yan? Anong ginawa niyo? In-introduce ba niya sa inyo kaagad yung negosyo or in-attend po kayong parang seminar about the business? Normally, may seminars talaga dyan normally about the business. Mm-hmm. However, in my case, ako yung nangulit kasi. Dahil nga talagang super excited na ako na ano ba itong ginagawa ng tao na to? Bakit umasenso ng ganito? Mm-hmm. So, nung nagkita kami, tinanong ko na siya. Sabi ko, Sir Teo, ano ba yung pinagkakaabalahan mo? Mukhang maganda yan. Mm-hmm. And yun, pinakita niya sa akin saglit. And wala pong sabi-sabi, wala na ang dalawa salita, ginawa ko din. Ah, okay. So, that was, nung nag-meet po kayo October 2000? 2010. Okay. Si Sir Alvin po pala, siya rin po yung taong nag-introduce sa akin. Okay. Kami naman po, nag-meet March 2011 pala. Nag-meet po siya. Ganun rin po ang nangyari. In-introduce siya po sa akin yung business. And that time, yun po yung lugi na po lahat yung mga investments ko doon sa mga tindahan ko doon sa mall. Ito ang ugali ng mga Pilipino. Okay? Bato-bato sa langit, ang tamaan ay magbagong buhay. Okay? Ito po ugali ng mga Pilipino. Alam ko makaka-relate po kayo. Ganito yan. Pag meron po tayong sinimulan, katulad ng mga negosyo, na katulad ko, minsan po kahit lugi na ayaw pa natin bitawan. Kasi po, dahilan po sa nahihiya po tayo na pag sinara po natin, wala na pong, hindi natin alam kung ano ipapalit. Kung baga, yung identity po natin, masyado po nating dinikit doon sa ating negosyo. Anong nangyari? Ako, sa ko'y negosyo ko, naging ako na yun. Kapag ito ay nagsara at nalugi, walang kapalit, parang ako yung buhay ko na yan. Ayan, kahihiyan ko yan. Kaya that time, talagang ano ko pa rin, ayoko bitawan. Until such time nga, yun, inopen niya po si Sir Alvin ang nag-open sa akin nitong negosyong ito. Kaya yun, sinara ko yung aking tindahan at sunod-sunod po yung mga naging success natin dito sa negosyong ito. So Sir Alvin, ano po ang pinagkaiba nitong negosyong ito sa other negosyo na alam natin, yung mga traditional? Unang-una, dito sa dream business kasi, pagka sinimulan ninyo, meron kayo makakatulong. Mm-hmm. So may tao na mag-guide sa inyo on how to do the business at tutulungan ka kung gusto mo mag-succeed. Palagi ko nga akong sinasabi doon sa mga tao na nakakausap ko na if they're willing to do this business and yung gusto nilang kumita talaga, willing ako na tulungan sila. And ganyan din lang naman po ang ginawa sa akin ng kaibigan ko. Okay. So, 6 million pesos after, 6 million, at least no, 6 million after 10, 11, 12, 13, mga 3 years, no? 3 to 4 years. How did you do that, sir? Really, how did you do that? We have a proven system na sinundan ko lang naman. Unang-una kasi kailangan nating aralin yung kung paano siya ginagawa kasi nandun na yung sistema eh. And may mga tao, kagaya nga ng sinabi ko po kanina, may mga mag-guide sa atin dito, susundan lang natin yung sasabihin natin sa kanila. Kasi yung sipag at tiyaga naman, nandyan na yan eh. Kahit saan ka itapon, nandun yung sipag at tiyaga eh. Ang nakakatuwa lang dito sa negosyo na to, pag dito mo binuhos yung sipag at tiyaga mo, maganda talaga yung balik. Pero unang-una po, kailangan aralin talaga natin. That's why, good thing about this business po, may mga trainings na binibigay din kung paano siya gawin. Ayun, una, inupuan ko lang, pinag-aralan ko kasi for 6 years, wala talaga akong alam sa negosyo. Mm-hmm. As in, wala. Alam nyo naman, pagka kami mga CPA, di ba, pa-compute-compute lang. And before sa job ko, yun, compute lang ng taxes. Diba, ganon? Mm-hmm. So, as in, totally, zero knowledge po tayo sa pagninegosyo. That's why, nung nagsimula po ako dito, talagang inaral ko mabuti. Pinagbuhusan ko ng oras yan, pinagpuyatan ko yan, inaral ko.
Oo nga pala, usually yun ang mga tanong, ano, katulad, hindi ba dumating sa isip nyo na nung nakita nyo yung negosyo nung si ano ni Sir Teo, nakita niya. Tapos kayo nga, ang background nyo, CPA, tapos empleyado kayo that time. Usually, di ba ang mga tanong, hindi ba pumasok sa isip nyo na hindi ko yata linya yan? Well, pumasok din siya, no? Mm-hmm. To tell you honestly, dumaan din tayo sa stage na yan. Mm-hmm. And nandun pa nga yung doubts nung una na kaya ko bang gawin to? Mm-hmm. Paano ba kung nagawa niya, baka hindi ko kayanin yun kasi hindi ko naman talaga yan normal na ginagawa. Kaya lang, syempre, gusto ko yung narating nung tao eh. Mm-hmm. Na alam kong hindi ko naman yon makukuha kung mag-stick lang ako dun sa nalalaman ko that time. Ayun. So, parang for me, kung nakaya niya, aralin ko din. Baka sakali naman na umokay naman. Mm-hmm. Diba? Nandun yung nagmagduda ka, baka hindi mo magawa. Pero may chance din naman na paano kung magawa ko. So doon po ako lumagay sa kung paano ko magawa ko ito. Kumbaga naging ano kayo, naging open ano? Yes sir. Ayun. Ano ang pinakamahirap dito sa part na to, sa negosyong ito, sir? Yung pagsisimula. 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 Bakit? Bakit? Paano yun nasabi? Paano yun nasabi, sir? Kasi bago kung sa kagaya ko po na matagal na mga empleyado, kung gagawin ninyo kasi yung pagninegosyo at definitely bago yan sa'yo, mm-hmm. nandun yung ano eh, yung hindi mo talaga alam. Mm-hmm. Hindi mo talaga alam mm-hmm. na definitely maninibago ka eh. Parang ano lang yan eh, yung sa pagbabike for example, mm-hmm. kung nag-aaral ka magbike, mahirap. Mm-hmm. Kasi nga, hindi ka pa marunong eh. Mm-hmm. Nandun yung tumutumba-tumba ka, nagagasgasan ka. Mm-hmm. Parang ganito din lang ho dito. And habang ginagawa niyo siya, natututunan ninyo to, bumibilis at gumaganda. Eh sir, paano nyo pala ginagawa yan? That time, ano pa kayo nyan? Part-time? Tama yes sir, I have part-time ngayon, po tayo that ito time. Ito pa po. Nung ginawa niya pong part-time ito, ulitin po natin, nung ginawa niya pong part-time to 2010 up to 11, 12, ang first million na kuha niya, yung in-award niyan kagabi is ano eh, yung pinaka 6 million pesos up na eh. Yung first million niya na nakuha niya ng 8 months. Ulitin po natin. The first million na earnings niya from the dream business, nakuha niya po yan ng 8 months. Yun ang unang award niya. Ang tawag po doon is the executive circle. That time, part-time kayo, di ba? Yes, sir. Ayun. Yun ang matindi doon eh. Part-time, na ano, empleyado siya ng gobyerno. Part-time, pagkatapos, nakapag-earn siya ng first million niya year 2010 within 8 months. Paano nyo ginagawa yun? Well, sir, kung isa kang taong nagtatrabaho, 8 oras lang naman yon. Ibig sabihin, yung after ng work, pwede mo siyang gawin eh. Mm-hmm. Kasi before, nung wala pa ako sa, hindi pa ako nagninegosyo, yung after work ko, nandun na yung routine eh. Yung uwi tayo sa bahay, mm-hmm. nunod ng TV, maglalaro ng PlayStation. Mm-hmm. When I started this business and sabi ko, itry ko na muna kasi mukhang maganda naman. Mm-hmm. So yung sinacrifice ko muna yung mga dati kong ginagawa and yung spare time, mm-hmm. yun yung po yung talagang binuhos ko dito. Kasi meron namang proseso na ituturo sa atin kung paano gawin yung negosyo na to. Yun lang po yung sinundan ko. Lahat po yan, sir, tinuturo? Yes, sir. Lahat yan tinuturo sa trainings and nandyan yung mga mentors na magtuturo din sa atin. So definitely, kung if you're willing naman na gawin to at willing ka na matuto, sigurado yung success mo dito. Ayan. And kailan po kayo nag-full-time? Nag-full-time ako last January of 2014. January 2014? Ah, yes, okay. Sir. So after 3 years, ano? Saka ka lang nag-full-time? Yes, sir. After 3 years. After 3 years. What made you decide to make bitaw of your employment at nag-full-time ka? Yan. Medyo mahaba-habang kwentuhan yan, sir. Alam niyo, nakakatawa kasi nagtatanong ako. Pero he's my mentor. He's the one. Siya po talaga yung nag-invite sa akin. Ano? Siya po yung sa Starbucks na kami nagkita. Tapos nakita niya yung
business. Kasi ito po, ang negosyo po natin, namin, nakakatawa dito kasi, ang business po natin is based on trust. Usually, you will join and do the business with someone you trust. No, nakita niya po sa akin yung mga earnings niya. Naniniwala ako. Sabi ko, ang lucky. 100,000 a week. Tapos, ganit, lumalaba. 100,000 a week dito sa mga products na to, di ba? Parang imposible. Pero I know na hindi niya ako niloloko. Pero yung how, yun po yung pinag-aralan. Yun yung sinasabi mga trainings. Kaya, ito, ang gusto ko malaman pala, sir. Yes, sir. Dun sa 35 product lines natin, mas maganda yung sa'yo gagaling, ano? How come may potential income meron katulad dito? Si, in-interview po natin dati si Sir Juan Bernales, dating janitor, multimillionaire na rin, which is ka-level yun na rin, ano? Nasa president circle. How come sa isang produkto, pwede kang kumita ng milyon-milyon? Parang, di ba, para sa iba, alam, ang traditional way is, isang produkto, tapos may tubo siya, yun ang kita mo, that's it. How come kumikita po tayo ng mga malaki rito? Yan. Well, meron ho tayong system dito, and pag ginagawa mo to, meron kang limang paraan para kumita. So, limang paraan po. Sa isang trabaho mo, limang sistema ang nagtutulong-tulong para kumita ka ng sabay-sabay doon sa mga systems na yon. Mm-hmm. Na matututunan ho nila yan pag umatend na sila nung atin pong mga seminars. Ayun. So, kailangan talagang umatend. Ano? Yes, sir. Umatend. Yes, sir. That's the basic. Sir Alvin, wala akong time eh. Gusto ko yan. Balita ko nga, totoo eh. Nakikita ko nga sa Facebook ni Cluny Uy eh. Ang dami na, may janitor, may labandera, may construction worker, yeah, may mga professionals. Pero wala akong time eh. Paano yun? May pag-asa pa ba ako? To be blunt po, ano, doon sa mga tao ho na gusto ng asenso sa buhay, kailangan nyo hong gawa ng oras po ito. Na makita ho nila na kung paano ba talaga. And then pag nakita mo na, doon ka na mag-decide kung gagawin mo ba siya o hindi. Pero definitely po, doon sa mga nakita kong mga tao ho, na binigyan, hinanapan talaga nila ng oras na makapunta dito sa negosyo na to, at hinanapan nila ng oras na magawa yung negosyo na to, talagang gumanda ho ang mga buhay ng mga tao na yon. So kung gusto ho natin ng asenso, imposible naman na walang time. Sa mga kagaya ko sir na nag-start ng part-time, mm-hmm, very very important sa atin yung tinatawag na time management. Okay. Kasi sa 24 hours mo, hindi naman 24 hours mo may ginagawa ka talaga eh. Mm-hmm. Ngayon, di ba? Hindi talaga yan 24 hours. Ang tulog mo dyan, that's 8. Kung magtrabaho ka man, another 8 hours. So may 8 hours ka na libre. Mm-hmm. That's why hindi po pwedeng na sabihin mo na wala kang time. Baka tinatamad ka lang. Ayun, no? Sa polo, tinatamad, no? Dalawa po ang ating pong cellphone number dito sa... na pwede kayo mag-text, ano? Kung meron po kayong mga gustong katanungan sa atin pong guest for tonight, si Sir Alvin Paceno, pwede po kayo mag-text sa 0926-615-6537. 0926-615-6537. And 0929-829-3035. 0929-829-3035. Babalik po kami after station ID. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Hello, this is Cluny Uy inviting you to listen to the Midnight Magic Carpet Ride Show.
Kakasama nyo na po ako ngayon 2 beses sa isang linggo. Kapag Sabado po, ang programa natin ay nagsisimula 10:30 up to 11:30 p.m. Kapag Linggo naman po, 9 p.m. to 10 p.m. over DWBL 1242 kHz on your AM band. At kung gusto nyo naman po tayong mapakinggan ng napakalinaw sa internet, pupunta lang po tayo sa www.dwbl1242.bravesites.com. Wala po tayong pag-uusapan dito kung hindi magagandang balita tungkol sa buhay. Yun, no? Tayo po'y nagbabalik. Di ba? That's the good news. That's the latest good news to you all. 2 beses na po tayo makakasama. Every weekend. O yan, di ba? Ang ganda, every weekend. Meron po tayong Sabado, 10:30 to 11:30 p.m. Napakaganda ng oras pag Sabado. Alam niyo kung bakit? Kasi po yan yung time na hindi makatulog ang mga atin pong mga kababayan. Dahilan po sa kung ano-anong mga iniisip. So, pag Sabado ng gabi po, tumutok na po kayo sa The Midnight Magic Carpet Ride Show. Dahilan, sigurado po, pagdating po ng 11:30, matutulog kayo ng mahimbing. Kasi sigurado po, ang maririnig nyo po dito, ang mga info natin ay puro magagandang balita na nangyayari sa buhay-buhay. Okay? Very productive po ang ating pong mga topics. And also, kapag Linggo po naman, 9 p.m. to 10 p.m. po, tuloy-tuloy pa rin po tayo. And that's the good news. Kayo po ay nakikinig para po sa mga papihit-pihit. Natutuwa ako at meron pa lang mga ano, no? Meron po doon tayong mga listeners na yung mga dumadaan. Tapos first time po nila narinig ang atin pong programa, no? Ang pangalan po ng programa natin ay The Midnight Magic Carpet Ride Show. Ako po si Cluny Uy. At naririnig niyo po tayo dito sa DWBL 1242 kHz. Doon naman po sa mga parang nahihirapan po sa signal ng istasyon, no? Pwede po kayong pumunta sa www.dwbl1242.bravesites.com. Sir Alvin. Yes, sir. Bakit you decided? Bakit ka nag-resign? No, bakit? Kumikita ka naman million dati nung ano ka eh, nung ikaw eh part-time. Bakit kailangan mo pa mag... Mas masarap kumita na mas maraming million. Ah, ganun ba yun? Ganun ba yun? Nakakatuwa kasi mas madami na yung time natin ngayon para sa pamilya. Kasi before nung I used to work pa, minsan, kahit madaling araw, tatawagan ka ng boss mo eh. Meron mga pinapaayos. And yung time mo for the family, most of the time, natatanggal eh. So, kaya ako nag-decide talaga to do this full-time. Kasi yung dream business po, kaya tayong bigyan niya ng tinatawag na financial freedom and yung time freedom. Now, of course, yung financial freedom, medyo marami na nakakaalam niyan. Madami kang pera, kung meron kang gusto, pwede mo lang mabili anytime. Mm-hmm. Yung time freedom, ito yung panahon ba, yung oras mo na ikaw na yung nagko-control. Yung 90% of your time, ikaw nang bahala kung saan mo siya gamitin eh. Mm-hmm. So mas malaki yung time mo na para for me, mas malaki yung time ko para sa pamilya. Mm-hmm. Kasi nung nagtatrabaho pa ako Sir Cluny, hindi ako madalas makita ng mga anak ko. Ayun. Pero ngayon, yung bata na yung gumigising sa akin eh. Ayan. Diba? Mas masarap pong gumising pagkatapos ka ng matulog eh. Ayun. Ayun ang masarap. Dami po nagte-text. 0926-615-6537. 0926-615-6537 and 0929-829-3035. 0929-829-3035. May nag-text po dito. Hi, Sir Cluny. Good news talaga yan.
Twice a week na ang show mo. Congratulations. And regards also to Sir Alvin. By the way, this is Joseph. Oh, kita magandang gabi, sir. Yan. Sige, mag-text lang po kayo na mag-text. Okay. Very good. Sir Alvin, ano po ang, what does it take to be successful in this business? Sa simula po, kailangan mo munang maging sponge. May sponge. Ibig sabihin na since hindi mo pa alam yung negosyo na to, so tanggapin mo lang kung ano yung mga tinuturo sa'yo. Kasi mahirap yung, most of the time, kagaya ko, isa po tayong professional. So ibig sabihin, nandun dun yung pride na ba, magaling ako. Mm-hmm. So bakit ko pakikinggan tong janitor na to, mm-hmm, na isang successful na rin sa negosyo, di ba? Bakit ko siya pakikinggan? Janitor lang yan, CPA ito. May mga ganun, no? So for me, ang ginawa ko lang ho nung una, since syempre hindi ko naman alam yung pagninegosyo, iniisip ko lang na baby pa ako talaga dito. Mm-hmm. Na lahat na lang ng tinuturo nila, tinanggap ko lang. Yung dapat po, unang-una, maging maganda yung attitude natin dito, eh. Nandun yung humble ka, mm-hmm, nandun yung, kasi sa lahat naman ng mga nagiging successful doon sa negosyo na yon, madami nang pinagdaanan yun, eh. So alam na nila kung ano yung maganda, kung ano yung hindi maganda. Sa isang mga tao na mga nagsisimula, makinig lang muna tayo. Very good. Sir Alvin, ay nga pala, ipapaalala ko po pala, si Sir Alvin po pala, isa po siya sa mga uma-attend po sa releasing sessions, di ba? Meron po tayong mga sessions na ginaganap every, scheduled po. Ang tawag po doon, releasing session, ano? Ang ating next releasing sessions will be on March 1, that will be on Sunday, at Sunday 2 p.m. Okay? Same venue rin po. Doon pa rin po sa Tropical Hut, dito po sa Quezon Avenue. Dito po sa releasing sessions, ang pinag-uusapan po natin dito, we are teaching a method, a technique on how to remove negative programmings na nakabaon po sa atin. Okay? Ang mga negative programmings po, yung mga tinatawag po ng mga limitations, nakabaon po sa atin yan since tayo po ay bata pa, no? So, hindi natin alam ang mga nangyayari po sa background. Example po, kung tayo po ay sobrang sipag, ang dami na po nating pinasok na trabaho, pinasok na negosyo, nalulugi, pero napakasipag mo, no? Ibig sabihin nun, may underlying program na nakabuon po sa ating subconscious na bumubulong na imposible kang umasenso. Mahirap ang buhay. Hanggang dyan ka lang. Natural lang maghirap. Okay? Ibig sabihin po, gumagana po yan. Virus po yan. Nakapasok po yan. Kaya kahit anong sipag, mapapansin nyo, aasenso ka, babagsak. Ang releasing sessions po, tinuturo po natin isang effective, simpleng method on how to release the negative programmings. At dito pong sa negosyong ito, no, napaka-importante po na habang ginagawa nyo ang The Dream Business, marunong po tayong mag-release ng mga negative programmings. At yan, kasama po natin si Sir Alvin dito po sa releasing sessions, no? Actually, siya po yung manager ko dyan, eh. Siya talaga yung nagpro-promote. Sabi, Sir Cluny, ituloy mo yan. Ituloy po yung releasing sessions kasi ang raming natutulungan yan, no? Sir Alvin, so give us background naman on paano po nakakatulong sa inyo itong releasing sessions. Releasing sessions, isa ho yan sa tool na hindi ko alam kung ano ang buhay ko ngayon kung hindi ko ito natutunan, eh.
talagang napakaganda po. Unang-una, doon sa before kasi I used to have financial problems. Although nagninegosyo na po tayo noon, and at the same time, meron tayong trabaho, hindi na iwasan na kinukulang ka pa eh. Nung natutunan ko ho itong method na to, talagang grabe. After a few days lang, nandun yung mga blessings, nagsunod-sunod na eh. Mm-hmm. Imagine, nung ginawa ko ng full-time yung negosyo, sinabayan ko po nung method, sa buong taon po, kumita ako ng 6 million eh. 1 year lang? 1 year. Grabe pala. No? In a year. Grabe. So talagang nandun, hindi mo na hahanapin yung mga kailangan mo kasi kusa na silang dumarating sa buhay mo. Mm-hmm. Ganun ho siya kaganda. Kaya ho, inaanyayahan ho namin kayo, pumunta ho kayo sa March 1. Yeah. May isang tanong, Sir Alvin. We share the same products, tama? We share the same company, tama? Yes, sir. Okay. How come meron pa pong mga iba? We share the same company, we share the same products. How come yung baka hindi nagsasucceed? Ano kaya? Well, yan. Very, very important po yung group na masasamahan mo dito sa negosyo na to. Kasi kailangan ho, yung masamahan mong grupo, yun yung grupo na talagang tuturuan ka, dadamayan ka, pagtsatsagaan ka. Nga, again, unang-una, ang requirement ho dyan na gustuhin mo. Gustuhin mo na matutunan mo siya, gustuhin mo na kumita ka, and then yung group, ituturo sa iyo lahat yan. Yun talagang igaguide ka ba para papunta doon sa success? Kasi lahat naman ho yan, isang process, pare-parehas yan eh. Mm-hmm. Importante lang na may nag-guide sa'yo through the process para magawa mo siya ng tama and marating mo din yung mga narating ng mga tao na nandoon na. Bakit Sir Alvin, possible ba na may gumawa nitong negosyo ito na walang nag-guide? Madami din hong cases na ganun, sir. Mm-hmm. And sa kanila, doon sa mga tao hong ganun, very, very rare. Mm-hmm. Very, very rare yung mga nagsasucceed. Kasi madaming mga ins and outs dito na, I mean, hindi mo, malalaman mo siya through trial and error, mm-hmm. pero it would take time. Mm-hmm. Diba? Ang sinasabi ko nga ho palagi, kung kaya mo nang malaman yung pagkakamali, doon, galing doon sa ginawa ng ibang tao, alamin mo na lang. Ayun. Para hindi mo na madaanan. Yes. Doon po sa mga nagtatanong kung kailan po ang susunod na business presentation, tuwing Thursday po. Okay? Tuwing Thursday po, nandun po kami sa aming office and ang gagawin nyo lang po, iti-text nyo kami. Direksyon ko doon sa number. Doon sa 0926-615-6537 and 0929-829-3035. Ite-text nyo po ako at kung interested po kayong makita yung negosyo, the business presentation is just free. Libre lang po yan. Ano? Wala pong bayad dyan. All you have to do is text me and I will give you the schedule. And every Thursday po, whole day po kami sa office. Yan, nandun rin po si Sir Alvin. Mamimit nyo ng personal kung gusto nyo makita at ma-interview nyo po siya ng live. Pagkatapos po nun, pag umaten po kayo ng free business presentation, yung business presentation po, tatlo lang po pinag-uusapan dyan. Ang pinag-uusapan po dyan, tungkol po sa company, tungkol po sa products, and tungkol po sa yung sinasabi ni Sir Alvin kaninang 6 ways to earn. Paano po ang kitaan. Pagkatapos po nun, mag-uusap tayo at kung gusto nyo simulan ang negosyo, nandun po kami. Iga-guide po namin. Yung sinasabi ni Sir Alvin, di ba, kanina may nagtanong, bakit yung iba, yan rin, alam ko naman yung negosyong yan eh. How come meron akong kaibigan, kapatid, kamag-anak, hindi naman nag-succeed dyan. Tapos kayo, ganyan, na-awardan kayo kagabi. Tig 6 million, di pag pinagsama pa yung pala kayong dalawa dito ngayon, 12 million. Okay. Dahilan po nga yun, meron pong system yung group namin. Nagtutulungan po talaga. Kaya, yung mga kanegosyo po namin dito, yan, nagiging kaibigan. Ang maganda po dito sa negosyong to, hindi mo kami boss. Hindi ko kayo empleyado. Tayo po ay nagiging magkaibigan. Tayo po ay nagiging business partners. Kaya, if you are interested, text us yung address, yung time.
Every Thursday po. So this coming Thursday, nandun po tayo, no? And we will be happy to entertain you. Kilala nyo naman ako. My name is Cluny Uy. Tapos yan si Sir Alvin. Kasi nagtatanong ibig sabihin, tutulungan nyo kami? Kayo ang mag-guide us, coach? Yes, we will be very happy because we belong to the same group. Tulungan po, no? Magiging magkakatulungan po tayo. Gandang gabi po sa inyong mga rich people. Gandang gabi po sa inyong mga rich people like you, Sir Cluny, Sir Alvin. I'm happy na nadagdagan ang inyong programa. Ganda po ng topic nyo. Hopefully, more blessings pa sa inyo. Kumita pa kayo ng limpak-limpak sa pagdali ng pera at makakatulong pa kayo sa mga kababayan natin. Pakibati po, Mama Vivian ko. Hello, Mama Vivian, from Marvin of Tundo. Good PM po. Pwede po ba malaman kung ano ang mga products nyo? Mas maganda po kung a-attend po kayo sa Thursday. Join us on Thursday. Pakikita ko sa inyo office. Pakikita ko yung mga products. It's either magustuhan nyo or hindi. Pagkatapos po nun, usap po tayo. Okay? So, wala pang commitment yan kasi ang ginagawa po namin, pinapakita po namin, marami na po tayong natulungan at marami po tayong natutulungan. Si Sir Alvin is a product na natulungan po siya nung isa pong mentor namin, yung si Sir Teo Encalyado na kagabi po, inawardan din po, kagabi. Nasa Soler po kami kagabi, no? Dito po sa Pasay, no? Sa Soler. At yung nag-introduce sa kanya ng negosyo, na kababata niya from Butuan, na-awardan po kagabi, ang tawag po ay Movers and Shakers. Ang Movers and Shakers po, ibig sabihin po, kumita na ng 30 million na nag-start po siya 2009 or 2010. And I believe, i-guess rin po natin siya sa mga susunod na mga schedules po natin sa programang The Midnight Magic Carpet Ride Show. Sir Alvin, balita ko marami nakikinig sa iyo eh. Marami nagsusubaybay eh. Meron ka bang gustong banggitin? Pwede ko mabatiin ng nanay ko. Nakikinig ba si Mama? Nakikinig si Mama ho ngayon. Happy birthday, Mama. Ngayong araw na to, birthday niya? Birthday niya po ngayong araw na to. And of course, to my wife, love you. Madam Che, love you daw. Ma-awardan na rin po ito. Wow! Ito pong dream business, pwede pong family business. Kasi nga po, yan, husband and wife, minsan pati mga anak, pwede. So, magkakapatid. Tulungan po ito talaga eh. Napakagandang negosyo. Doon naman po sa mga ang mindsetting po eh sweldo. Okay? Kung ang mindsetting nyo naman po ay sweldo. Eh gusto ko eh allowance eh. Gusto ko sigurista ako eh. May sure income ako. Okay? Kami po ni Sir Alvin may isang programa pa rin po, no? Meron po tayong isang programa at naghahanap po kami ng mga salesman. Okay? Ang salesman po, ang qualification po dyan, actually, wala naman po. Basta hardworking ka and you're willing to be trained. Pagkatapos po, ang allowance po will be 10,000 pesos. Allowance, 10,000 pesos, hindi po sweldo. Kasi oras nyo po ito eh. This will be your oras, paano kayo didiskarte. Ang gagawin lang po namin, we will introduce the product to you kung kaya mo i-market and how. Pagkatapos po nun, you will be receiving an allowance of 10,000 pesos. Pagkatapos po, may commission. Okay? So, kung sa tingin nyo kayo po yung qualified. May age limit pa tayo, Sir Alvin? Wala naman. Wala tayong age limit. Basta kayo po, sa tingin nyo, kaya ko yan.
Magaling ako sa mga ganyan. Okay, the allowance will be 10,000 pesos plus commission. Ayan. Paano gagawin namin? Again, every Thursday po, nandun lang po kami. At we will be entertaining. Yun, sabihin nyo po, I'd like to apply for ano ganito. Salesman po. Okay, salesman or marketing officer, kung anong gusto nyong tawagin niya. Basta allowance saka oras nyo. Okay? Magiging papel lang po namin, we will introduce yung mga ano, mga imamarket. That's it. Sabado po, meron na tayong programa. Sa Sabado, this coming Saturday, February 14, Valentine's, I will be here. Ayan, tayo po magkakasama sa Valentine's Night. Ha? Tayo po magkakasama sa Valentine's Night, 10:30 to 11:30. Ang kadate nyo ay si Cluny Uy, 10:30 to 11:30. And of course, pagdating na po ng Linggo, ayan, magkasama pa rin po tayo, 9 to 10 p.m. The Midnight Magic Carpet Ride Show. Doon na lang po sa nagtatanong, pagkain po ba ang mga products nyo? Actually, we have 35, lampas pa po eh. We have over 35 product lines, lahat po consumers. No, ibig sabihin po, ginagamit yan. Umaga, tanghali, gabi. Umaga, tanghali, gabi. Ginagamit. Ginagamit. Kaya kung ang nagtatanong po eh salesman, huwag kayo mag-alala, hindi po tayo nagbebenta rito ng, ano ba to? Hindi po tayo magbebenta yung ang tagal-tagal bago ka makabenta. Alam nyo po yun? Bago ka kumita ng commission mo, ito po eh, usually po hinahanap na. Kasi po kilala na yung brand natin. Kaya again, if you think you are qualified, text us and we will be giving you the information how to meet us in our office. Ano po yan? Every Thursdays po, nandun po kami. Ang phone number po is 0926-615-6537. 0926-615-6537. 0929-829-3035. 0929-829-3035. Sir Alvin, may nagtatanong, nung ano ba, nung ikaw ay nag-decide mag-resign, ano ay abrupt o plinano mo bago ka mag-full-time dito sa negosyo? Hindi ko siya actually plinano, Sir Cluny. Mm-hmm. It just so happens na talagang napakaganda ng effect nung skill na yung ituturo natin this coming March 1. Mm-hmm. Napakaganda nung effect. That's why talagang sabi ko, oops, sandali. Hindi ko na kailangan tong sahod ko. Mas magko-concentrate na ako dito sa negosyo na to kasi ang dami ng tao nakuha ang pangarap dito. Mm-hmm. So, yun. Nag-decide na ako na to do this na. Full-time. Okay. Nung... when you decided to do the full time, ano po, anong example ako? Ako po ay nakikinig, no? At gusto ko na gawing full time ito. Ako po ay nagtatrabaho right now. Anong mapapayo mo sa akin, Sir Alvin? Ikaw ang authority diyan eh, kasi when I started this, nagdinegosyo na ako. Ikaw eh ano, ginawa mong part time, then nag-focus ka full time. Anong maa-advise mo sa kanila? Well, sir, when you do this full time, siguraduhin lang po natin na yung oras natin dati na ginagamit natin sa trabaho, gamitin natin sa negosyo. Kasi most of the time, yung mga taong mga nagpo-full-time, since wala na nga silang work, yung 8 to 5 nila, itinutulog lang nila eh. Yung iniisip nila na, oh, libre na ako dito. Pero hindi pa ho yun. Kailangan muna yung oras mo before sa trabaho, gamitin muna natin dito para mas gumanda yung income. And I suggest na, since full-time na yan, aralin na natin mabuti.
aralin natin mabuti para matrabaho natin na mabuti, and every day dapat you have to do something sa ikagaganda ng negosyo natin. Talagang ano eh, no? It will boil down to aral, aral, yes, aral. Ano? Talagang, nung in-interview ko po natin dati dito, si Sir Juan Bernales, yung dati pong janitor, na ngayon multimillionaire din. Pag in-interview niya, isa rin sasabihin niya, umattend ka ng training, umattend ka ng training. Ito si Sir Alvin, sasabihin, umattend ka ng training. Ito naman si Ma'am Mary Dagoho, yung dating kasambahay, na ngayon napakamayaman na rin. Training, training, training. Sir Alvin, wala ba shortcut? Pwede bang hindi umattend ng training? Wala hong shortcut dyan. Pwede ho nating, well, dadaanan natin is the same process. Very, very important yung trainings doon. Pwede nating pabilisin. Walang shortcut, pero pwede nating pabilisin eh. For example, meron naman tayong trainings every day na 3 sessions yan every day eh. Kung gusto, 3 sessions every day. Yes, sir. So kung gusto mo na matutunan to ng mabilis, edi umattend ka nung 3 sessions daily. Kesa yung attendan mo yung isang session every week, matagal ho na process yun. Pero again, same process yan. So ang ginawa ko lang, binilisan ko lang siya. As in talagang mabilis. Ayan, very good. Doon naman po sa nagtatanong, magkano raw po ang capital to join? Ano masasuggest mo doon, sir? Well, ang suggestion ko po doon, sir, is umattend na training. Ano seminar? Seminar. Attend na training, okay. Seminar. Okay. Yun, ganun lang po. Ganun lang po kasimple. Umattend po muna kayo. Kasi po, makikita nyo eh. Again, ano ang pag-uusapan? Kung business po kayo interested, ano ang pag-uusapan? Okay? Ang pag-uusapan po doon tungkol sa company, tungkol po sa mga products, iisa-isahin po yon, and paano po kumita. Ayun, pagkatapos nyan, after that, we will... Okay, magtutulungan po tayo. Ngayon po, napakaano namin eh, nandun na po kami sa point na talagang helping people is our way of life. Marami na po tayo natutulungan, marami pa po tayo matutulungan. Kaya mag-effort naman kayo, hindi yung nandyan lang kayo nakaupo. Yung mag-effort na, na kami nga, nag-e-effort eh. Numatend rin po kami dun, mag-effort naman kayo, tingnan nyo mabuti. Then, we'll talk. We have a group. We have a support group na pwede po nating gawin yung business. So, Sir Alvin, final words of wisdom bago po tayo mag-wrap up. Batiin ko muna si Sir Robert, no? Isa ho sa ka-member natin na nagtiwala ho sa atin and na-awardan na rin as one of the millionaires ng company kagabi. Wow! Congrats, Sir Robert, ha? Si Sir Robert po, napakabait po niyan. Tingin ko sa... isang 1 million kailangan niya nakuha. How many months? 1 year and 2 months. One year and two months. Pareho po kami. Isang quality po ni Sir Robert. Kung nakikinig ka, Sir Robert, ituloy mo pa yan. Isang quality po ni Sir Robert kung bakit siya kumita kaya agad ng 1 million. Napaka-humble po. Napaka-humble po na tao. Okay. So, ang bilis po na oras pag napakaganda ang topic. The Midnight Magic Carpet Ride Show will be back on Saturday. 10:30 po tayo mag-uumpisa hanggang 11:30. Again, this is Cluny Uy riding back to his Magic Carpet Ride. I'll meet you on Valentine's Day. Bye-bye! This is Cluny Uy inviting you to listen to the Midnight Magic Carpet Ride Show. Makakasama nyo na po ako ngayon 2 beses sa 1 linggo kapag Sabado po
ang programa natin ay nagsisimula 10:30 up to 11:30 p.m. Kapag Linggo naman po, 9 p.m. to 10 p.m. over DWBL 1242 kHz on your AM band. At kung gusto nyo naman po tayong mapakinggan ng napakalinaw sa internet, pupunta lang po tayo sa www.dwbl1242.bravesites.com. Wala po tayong pag-uusapan dito kung hindi magagandang balita tungkol sa buhay. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Okay, so this is for everybody from Manila.